Paghirapan mo na ng husto ang preparasyon at ensayo upang parating na laban ay siguradong madali na sa iyo. Isa yan sa mga simple pero malalim na payo lagi ng ating pambansang Kamao. At sino nga ba ito kamakailan lang na kanyang nakaensayo na isinabuhay ito at naging resback pa nito? Ating pag-usapan. Pero bago yan, ilike mo muna at pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga astig at to the next level na sports news. Mikey Garcia, Amir Khan, Ruslan Provodnikov, at Sean Porter. Ilan lang nga yan sa mga naging sparring partners ni Manny Pacquiao na nooy prospects pa lang at ngayon naging world champions na. Mga bagamat nagulpi sa sparring, ay pinalad naman na makaensayo at matuto sa ating pambansang idolo. Malaki nga ang naitulong nila kay Pacquiao para makapagprepara at mga aminadong higit lalo ang kontribusyon nito sa kanilang karera. Pinakabago dito ay ang Australianong si Tim Tzu. Si Tim Tzu ay ang 24 anyos na light middleweight prospect na anak ng dating undisputed light welterweight champion na si Costa Tzu. Undefeated at nakatala na ng 16 na panalo na 12 dito ay via knockout. Siya nga ang pinakahuling naging sparring partner ni Pacquiao na dumayo pa noon ng Pilipinas para matulungan si Pacman sa preparasyon kontra kay Keith Thurman. Siya nga daw pribilehyo ang mapili maging sparmate ni Pacman, kaya naman lubos ang pasasalamat nito na siya ay naimbitahan. Marami daw siyang natutunan sa nag-iisang 8 division champ na tsak makakatulong sa kanyang pasibol pa lang na karera. At isa nga daw itong karanasan na kailan may di mababayaran ng pera. Nasabi pa nga nito na kakaiba daw ang suntok ni Pacquiao. At sa edad niyang 40 ay nandoon pa rin ang pambihirang lakas at bilis ng mga kamao nito. Kakaiba daw sa lahat ng kanyang nakaspar at nasabing snappy nga daw at nangangagat talaga ang mga suntok nito ni Pacman. At dahil sa lubos ngang napabilib ito, ay napredict niya noon na tsaktutong ba daw si Thurman pag tumama ang mabilis na suntok nito. At ano pa nga ba? At yun na nga ang nangyari. Napakapalad niya nga daw at nabigyan ng pagkakataong matuto at ma-experience ang napakataas na ring IQ ng isang Manny Pacquiao. Namangha pa nga ito kung paano isubsubo ni Pacman ang sarili sa ensayo na naging dahilan at narating ang kinalalagyan niya ngayon. Kulang na lang awatin para tumigil sa pag-ensayo at para sa karangalan ng bayan ay lahat ibibigay ng todo. Dala ang mga bagong aral at dagdag na prinsipyo ay sumabak ito kamakailan lang sa kapwa niya Australiano na huling nagbigay ng talo sa record ni Pacquiao na si Jeff Horn, ang boksingerong natuligsa ng mundo dahil sa madumi niyang estilo at nabigyan pa ng panalo na kahit sarili niyang mukha ay tinatanggi ito. Naging magandang Australian matchup nga ito na ang isa ay teknikal at matalino habang ang isa ay magulang at agresibo. Talagang likas nga kay Jeff Horn ang ganitong estilo at katulad ng ginawa niya kay Pacquiao ay ilang ulit pilit inipit ang kamay ni Tim Tzu. Ilang beses nga rin bumitaw ng illegal blows ito at makikitang bagamat inis na ay napapangiti na lang ang batang Australiano. Bagay nga talaga ang pangalang Horn dito at katulad rin ng laban kay Pacquiao ay walang tigil ang pangsusuwag ng ulo nito. Mahilig mang ipit at panay talaga ang suntok na may kasamang siko. Matatanda ang ilang beses nga ginawa kay Pacquiao ito noon na nagresulta pa sa pagkasugat sa taas ng ulo nito. Pero buti na lang ngayon at halatang napaghandaan na at mahusay ang pinakita ng batang si Tzu. Marahil sa panahon nagkasama sila ni Pacman ay naabisuhan at nabulungan ito kung paano gagapiin ang kapwa niya Australiano. At kahit anong gawing pangbubuli ni Horn ay di umubra sa magagandang kombinasyon at kondisyon ni Tzu. Ilang beses niya nga napatumba ito at pagkatapos ng 8 round ay sumuko na nga ang corner nito. Ngayon ay nananatiling undefeated at masasabing lehitimong star prospect sa light middleweight division. Siguradong ikaka-proud at aabangan ng kanyang mga kababayan dahil sa mautak, malinis at kaingga-ingganyong estilo. Ipagpatuloy lang ang natutunang disiplina at dedikasyon at pasasaan ba tulad rin ni Pacman at siya'y magiging kampiyon. Kayo, ano sa palagay nyo? Mga top prospects at kalidad ba talaga ang mga napipiling sparmates ni Pacquiao? O mas naging kalidad sila sa mga napulot na aral nung makasama ang ating pambansang Kamao? Wala namang duda na magaling na sila, pero iba talaga pag naimpluwensyahan ka pa niya. Sino nga ba naman ang di gusto matuto sa napakapakumbaba na at napakatagumpay pa sa larangang ito? Mapalad talaga sila sa impluwensyang nakuha sa kanya.
Ang pagpapakondisyong Manny Pacquiao ay sadyang kakaiba, di lang sa katawan, kundi pati sa isip, puso at kaluluwa.